Good morning mga Momzhies. Nandito na naman si Momzhie Jeanne at magluluto na naman tayo para sa tanghalian. Ang iluluto natin ngayon ay tinola. Ito ang mga sangkap: bawang, sibuyas, luya, siling haba o siling green, manok, sayote, dahon ng malunggay para healthy. Kakailanganin din natin ng tubig pang sabaw, pero mas maganda ay yung hugas bigas. At ang magpapalasa sa ating tinola ay ang Knorr chicken cubes. Dalawang cubes yung gagamitin natin sa tinola. Simulan na natin ang pagluluto. Sa malalim na kawali, salang natin sa kalan. Lagyan natin ng vegetable oil. Hintayin muna nating uminit bago natin igisa ang bawang, sibuyas at luya. Kapag mainit na ang mantika, unahin natin ang luya. Uunahin natin ang luya para maging mas malasa. Itong luya, ito ang magtatanggal ng lansa sa manok. Sunod natin ang bawang. Hintayin lang nating maging golden brown at isusunod na natin ang sibuyas. Dahil medium golden brown na ang bawang, isunod na natin ang sibuyas. Lutuin natin muna ang sibuyas at pagkatapos isusunod na natin ang manok. Dahil luto na ang sibuyas, ilagay na natin ang manok. Sangkutsahin natin mabuti ang manok para mawala ang lansa. Takpan natin ng ilang minuto. Tingnan natin kung nagbago na ang kulay ng manok. Pwede natin siyang haluin. Medyo nagbago na yung kulay niya.
pero hindi pa to sangkot siya na mabuti. Kailangan pale white na yung kulay ng karne niya. Pwede nating lagyan ng iodized salt para pandagdag lasa. Takpan nating muli ng mga 2 minuto pa. Tingnan natin kung luto na. Pale color na yung chicken. So patuyo-tuyuin lang natin ng konti yung mantika kasi lumabas yung natural juice nung manok. So patuyo-tuyuin natin and then pwede na nating ilagay ang Knorr chicken cubes. So, lumabas kasi yung natural juice ng manok. Sa punto na to, pwede na nating ilagay yung chicken cubes. At yung sabaw. Takpan natin hanggang sa kumulo. Itong Knorr or chicken cubes ang magbibigay ng natural na lasa ng manok dahil ito yung pinakuluan ng matagal na manok kaya malasang malasa ito. Hintay lang natin munang kumulo at ilalagay na natin ang mga gulay. Tingnan natin kung kumukulo na. Ayan. Sa punto na to, maaari na nating ilagay ang sayote. Hayaan nating lumambot. Takpan muna natin. Kulong-kulo na ang tinola. Tignan natin kung malambot na ang sayote. Natutusok na siya pero konti pa para mas masarap, mas malambot yung sayote. Takpan uli natin. Habang kumukulo, so habang hindi pa gaanong malambot yung sayote, tikman na natin kung okay na yung lasa o kung magdadagdag pa tayo ng panlasa. Okay na yung lasa niya. Sapat na yung 2 Knorr chicken cubes. Pero kung kayo kulang pa yung lasa, pwede nyong dagdagan ng Maggi Magic Sarap kasi all-in-one seasoning na siya. Hindi nyo na kailangan lagyan ng asin o betchin, yung ajinomoto. Pero kanina, diba, nung habang sinasangkot siya ko, nilagyan ko ng konting iodized salt para may lasa na yung manok. Pero ngayon, hindi ko na kailangan dagdagan pa ng pampalasa kasi
masarap na siya. Hintayin na lang nating maluto yung sayote at ilalagay na natin yung dahon ng malunggay. Sa punto na to, malambot na ang sayote at pwede na natin ilagay yung siling haba. Pwede na rin nating ilagay ang dahon ng malunggay. Pakuluan lang nating sandali at luto na ang ating tinola. Sa punto na to, luto na ang ating tinola at ihahain ko na. Ready na ang ating tinola at ihahain ko na. Masarap ihain ang tinola kapag mainit pa. Kakain na tayo. Happy eating, mga momshi. See you on my next video. Bye!